Wala naman po akong magagawa eh. Siguro, kailangan maaga ka lang umalis ng bahay, mag-adjust ka kasi hindi yung traffic ang mag-a-adjust sa'yo. Alas 9 ang trabaho ni Naifa. Pero alas 4:30 pa lang ng madaling araw, naghahanda na siya. Mahigit 3 oras daw kasi ang biyahe niya mula Molino, Cavite hanggang Makati City. Pag magluluto po ako ng baon ko, 4:30, gising na ako. Then, pag hindi naman, 5 po. Para saktong 6 or before 6, makaalis na ako. 6 na buwan na siyang accounting associate sa isang hotel sa Makati. Ito raw ang una niyang trabaho. Sumasakay ng tricycle si Naifa papunta sa highway. 15 piso ang pamasahe niya rito. Sasakay ako ng jeep papuntang Jollibee Molino. Then sasakay ako again ng jeep papuntang St. Dom, kung saan sa St. Dom po yung daanan ng mga bus. Then doon po ako mag-aabang ng bus papuntang Makati. Nakasakay agad ng jeep si Naifa. Siyam na piso ang pamasahe niya. Babaan lang po. Isang jeep pa ulit ang sasakyan niya para makarating sa hintayan ng bus. Sampung piso ang pamasahe niya rito. Paalis ako ng 6, makakarating ako ng work minsan late na sa 9. So parang ang laking oras po sa akin yung nasasayang na kahit 3 hours or 2 hours, malaking bagay na po yun kasi minsan hindi na po ako nakakapag-ayos sa sarili ko. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating na sa sakayan ng bus si Naifa. Init! Traffic at marami ng mga pasahero. Maging ang sidewalk, dinadaanan na ng motorsiklo. Hindi na kasya. Isang oras na ang nakalilipas, pero hindi pa rin nakasasakay ng bus si Naifa. Pasay na lang po tayo. Wala akong masakyan. Makalipas ang isa't kalahating oras, sumakay na lang siya ng van. Imbes na 25 pesos na bayad sa bus, 35 pesos ang bayad niya sa van na hanggang Rojas Boulevard lang. Kung hindi ako nag-van, baka hindi po ako mabot ng 9 sa time-in ko po. Pero buti na lang, may van pa na nagkasya pa. Nakarating sa Rojas Boulevard si Naifa makalipas ang 30 minutong biyahe. Sasakay ulit siya ng bus diretso sa opisina sa Makati. Kahit siksikan, sumakay na siya ng bus. ₱35 ang pamasahe niya rito. Yung nandun na ako sa pintuan, yun yung pinakaayaw ko kasi
pag may bababa or may sasakay, kailangan mong bumaba para makababa yung iba kasi hindi sila makakadaan. So ang hassle po nun para sa akin kasi nandun ka sa pintuan eh. So ikaw yung mag-a-adjust. Yun po yung pinakaayaw ko. Yung nasa halos halikan ko na po yung pintuan ng bus basta makasakay lang po. Makalipas ng halos 30 minuto, nakaupo siya. Hindi siya maganda. Kasi minsan naipit na yung paa ko eh. Maliit na nga, naipit pa. Ayon sa eksperto, krisis na raw ang bagal ng biyahe. Meron na tayong krisis both sa traffic at saka sa transport. Kasi alam naman natin, di ba, instead na 30 minutes lang yung biyahe ng mga tao ngayon, it takes them 2 hours. Kasama na yung paghihintay sa sasakyan. Kasi nga, sobra-sobra na yung oras na ginugugol natin sa daan or sa biyahe natin. No? Sabi nga nila, 8 oras tayo siguro sa opisina. Pero gano'ng katagal ba yung travel time mo? 3 oras sa umaga, 3 oras sa hapon. Makalipas ang mahigit 3 oras sa biyahe mula Cavite, nakarating si Naifa sa trabaho sa Makati. Mahigit 27 kilometro ang layo mula Molino, Cavite hanggang Makati. 1 oras at 6 minuto lang dapat ang kadalasang biyahe. Pero si Naifa, inabot ng mahigit 3 oras. Parang naisip ko kapon, uwi na lang ako. Kasi ang tagal kong nagaantay doon. Pag ako lang naman sumasakay, minsan may conductor na naawa, pinapasakay po ako agad. Yung experience ko, hindi siya maganda. Kasi for the first time naranasan ko yung gano'n na umabot ako ng before 8, saka pa lang po ako nakasakay. Normally, nakakasakay ako mga 7:20. Kahit kalbaryo araw-araw ang biyahe, hindi raw aalis sa trabaho si Naifa. Hindi rin siya lilipat ng bahay. Marami akong napasahan ng resume. Sabi ko, kung dito ako matanggap, ibig sabihin may reason ba't dito ako. So, nung tinawagan ako for interview dito, sabi ko, baka ito na. Tinanggap ko. That time po, wala sa isip ko yung biyahe ko na ganito kahirap. Basta gusto ko lang po matanggap sa trabaho. Hindi na siya umaasang maaayos ang problema sa trapiko. Ilang taon nang ganyan eh, parang malabo nang umasakay. Hindi na ako umaasa na masusolusyonan ng mawala yung traffic. Siguro mabawasan, pwede pa, pero yung may solusyon parang wala. Sa Makati, nagtatrabaho bilang accountant si Jennifer. Mahigit 4 oras ang binubuno niya sa biyahe mula Caloocan City pa Makati. Minsan, dapat before 7 kapag Monday. Kasi mas traffic yung ano kapag Monday. Then, pag normal days naman ng Tuesday to Friday, mga 7, before 7:30, ganun po. Or depende kung gano'n po ako kabilis magano. Para sure po na hindi ako malilate. Nagta-tricycle si Jennifer hanggang sa kaya ng jeep. Dito siya sasakay ng jeep biyahing Fairview. Dalawampung minuto ang biyahe niya sa jeep. Dito na po, para po. Pagdating niya sa Fairview, pipila naman siya sa terminal ng UP Express papuntang Quezon Avenue MRT Station. Ito po yung pila na FX. Isa po ganyan po yung kahapan pila hanggang dun. Siguro po marami pong FX na nadumating. Pero once po na, for example, lahat po yan is nasa biyahe na. So, papunta, pabalik nila dito is traffic. So,
pag doon nagbabalk na po yung ano, yung pila. Makalipas ang 15 minuto, nakasakay na ng UV Express si Jennifer. Pwede pong maging tatlo siya, pero mas sobra pong traffic kasi. So, parang it consume ng ilang oras pa yung travel time ko once na hindi ko po ginawa yung ilang sakay na yun. Pwede po kasing tricycle, jeep, then after nun sa jeep terminal ng bus, papunta na po dyan sa, dito sa Ayala. Halos isang oras ang biyahe ni Jennifer hanggang Quezon Avenue. Sinasamantala niya ito para mag-asikaso ng online business nilang mag-asawa. Masagot ako ng inquiry, ganun. Then, ngayon is meron na din kaming physical store na nagra-run po ng magtutuman sa din po this coming 31. Pagdating sa Quezon Avenue, pipila ulit si Jennifer para makasakay ng tren. Dalawang tren na ang nakadaan pero hindi pa rin nakasasakay si Jennifer. Kailangan ano, tiyagaan po talaga kasi pag hindi mo tiyaga din po yung sa MRT, kahit sobrang hirap yung ano, yung pag-aantay, pila, siksikan, pero mas maiikli po din kasi yung ano, yung travel time. Makalipas ang isang oras, nakasakay na siya. Hindi na makagalaw sa loob ng bagon ang mga pasahero. Sa loob naman po, yun po para kayong sardinas. Yung tipong talagang kahit ayaw mong siksikin or matulak yung katabi mo, magagawa mo. Dahil nga, yung iba na papasok, parang nandoon din yung talagang effort nila na makapasok po, masiksik yung sarili nila. So, yung mga nasa loob po, nandoon talaga, nasiksikan talaga. 300,000 pasahero ang sumasakay araw-araw sa MRT3. Nagahati-hati sila sa 13 hanggang 15 tren na may pagitan na 8 minuto. Ayon sa eksperto, ang MRT ang may pinakamalalang kondisyon sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Among the 3 lines lang naman pinag-usapan na operational ngayon, line 1, line 2 at saka MRT3, di ba? Under construction pa yung LRT7. Comparatively, yung sa tatlo, worse talaga yung MRT3. Nasayang. Kasi sinasabi kong sayang kasi nasa ibabaw sana yan ng EDSA. Kung inayos yan, in-increase yung capacity and improve yung level of service, hindi ganun kalala ng traffic along EDSA. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, 18 beses nasira ang MRT. Sa July 2021, ang target namin is to really increase the number of running trains from the current 15 running trains to 20. At gusto natin, mapabilis natin yung headway kasi ngayon ang average waiting time ng tao is nasa 7 to 10 minutes. Gusto nating ma-cut yan into half. Gusto natin ang waiting time nila is from 3 to 3.5 minutes. Yung current riding capacity ng MRT3 na nasa 250 to 300,000 lang on an average today, gusto nating madoble yan to 650 to 700,000 a day. Sa loob ng mahigit 30 minuto, 6 na istasyon ng tren ang dinaanan ni Jennifer. Napapagod.
diba? Pagbaba niya ng MRT, nakasakay siya agad ng bus na biyahing Ayala Avenue. Pagdating sa babaan, maglalakad pa siya. Nandito na po tayo sa LKG building kung saan po ako nagwo-work. So, it's already 10:45 when we arrived. Bali, umabot siya ng 4 hours yung travel time ko today. Ganun po talaga yung travel time. Pero minsan nga po lumalagpas pa siya. 3 oras at 45 minutong binaybay ni Jennifer ang 36 na kilometrong biyahe mula sa bahay sa Caloocan hanggang sa opisina sa Makati. Marami na raw sana siyang nagawa sa oras na yun. Yung nasa-sacrifice ko po talaga is yung time ko sa family. Kumbaga, limited na lang yung time ko sa kanila every Monday to Friday na talagang kailangan kong umalis ng mas maaga para maiwasan ko na malate sa office. Then, pagkadating ko is tulog na sila kasi around mga 11 p.m. na ako makakarating if ever na mag-out ako dito ng mga 8 p.m. Oras, pagod, pawis, puyat ang puhunan ng mga Pinoy para kumita ng marangal. Kailan kaya maibabalik ang buwis ng bawat isa sa pamamagitan ng mas maayos at mas mabilis na biyahe sa kalye?